chinelas, o ganun. Kasi tuturuan tayo. Dito mababasa nila dyan. Tuturuan kayo. Sa natawag na tamang ugali sa iglesia. Pati pananamit, pati pagkilos. Meron din tuturo sa inyong pagkilos. Masahin nyo lang yan eh. Kaya ginagawa na ito para tayo pa. Ano sunod sa Titus? Philemon. Ito po. Ito si Philemon. Imaner, Imon. Ito si Philemon ay isang mayaman. Member. Nakakuha na natin. Uy! Si Philemon mayaman. Ano yung maraming alipin ito eh? Hindi ikaw yun. Pangalan mo lang, Philemon. Si Philemon ay isang napakayamang tao. Marami siya. Ha? Kasi itong Philemon, may kinalaman ito sa runaway slave. Sino ba yung slave ni Philemon na tumakas sa kanya? Onesimo. Onesimo. Ang talakayan kasi ng Colossia, tinagay yung si Onesimo kasi, alipin yan ni Philemon. Philemon, maraming alipin. Philemon, kaibigan ni Pablo. Member ng church, ay Christian. Kaya hindi pwede pag sinabi Christian, hindi pwede sa karanan ng iba, hindi yung kayamanan. Mayaman to. Pero Christiano, isa may marunong, marunong magbigay. Ha? Yun si Philemon. Hindi ko na nakapaan. Pero anong mangingiti ako eh. Ha? Pero ito lang yun natin ha. May kinaram concerning run away slave. Ang istorya rito, pagbilasan ninyo. At yan isusod ni Philemon. Kasi may payo si Apostol Pablo sa kanya. Paano niya? Tatanggapin yung isang taong tumakas sa kanya. Ayon nga sa mga sabi-sabi. Hindi kasi niliwanag yan. Maraming kinuha ito. Kasi sa sobrang yaman ni Pedro, kaya tumakas ito si ano. Maraming siyang kinuha. Kayamanan. Pero naubos din. Pero bago naubos, nakilala niya si Pablo sa Roma. Nakumabuto ang Roma eh. Si Onesimo. Nakulong din yan. Eh, pero mo, magkasana eh. Saan wala ko kayo maraming pera niya? Ha? Ang tawag niya, ill-gotten wealth. Nahuli siya, nakulong. Nakasama ni Pablo, naging Christian. Eh. At pinabalik ni Pablo rito sa kanya. Boss. Sa kanyang natawag na Lord. Bossing niya, si Bossing. si Philemon. Ang susunod sa Philemon na daw. Ito na. Yung buko. Natatapos lang sa inyo ito ni Paul. Yeah? Ito kung lalagyan ko ito na. Ang ulagay ko lang yung better. Ano yung ibig sabihin ng better? Ha? Mas. Mas. Lalo. Higit. Ang ano, di ba? Better eh. Pero may mahihigit ba yan yung beses? Pero hindi lang tayo sa better. Better yan sa lahat eh. Basta may kinalaman sa natawag na sa ating Panginoong sa Kristo, sa iyong higit ay sa kanuman o saan man. Yung tinatawag na pakikipagtipan ni Kristo, higit kaysa sa kautusan sa natawag na pakikipagtipan ng Diyos ni Moses. O sa mga kautusan ni Moses, higit yung kautusan ng atin. Kaya puro better yan mas higit. Pero ito, meron dito sinulat eh. Kaya nga tinala kayo sa inyo ni Kunti ito. Ano yung pinakilala sa inyo ni Kunti? Bakit isinulat ng Hebrews? Pero andun yung better. Pero bakit? Katatapos lang sa inyo ni Kunti ito. Last 2 weeks,
Hindi siya matalo dahil lahat yung gabo, may hindi ako. Pero isa pang negosyo, katatapos lang sa inyo. Ano ito, bakit sinulat itong Hebrews? Sinulat ito sa Hebrew ay New Christian. Sa mga Kristiyano, bakit sinulat? Para? Para magpatuloy pa rin sila kahit may mga... may mga... pag-uusin. Totoo yun. Sa sobrang bago kasi ito, bago yung sinulat ito, bago magkaroon ng destruction of Jerusalem noong 70 AD. Mga 68 AD. Diba? 2 years. 2 years before the destruction of Israel, yung tatawag na temple sa Jerusalem, sinulat yung Hebrews. Kasi sobra yung persecution na inaabot ng mga Kristiyano. Ginagawa silang laruan. Panoorin sa tinatawag na Colosseum, o Colosseum, sa panahon natin, Colosseum. Arena. Hinuhuli sila. Makita ka lang nakikipagtipon na pinag-uusapan nyo, hindi yung si Cesar. Ang pinag-uusapan nyo si Kristo, papatayin ka na. Kaya kung sa mga katipon sila minsan sa katakumba, katakumba. Alam niyo ba yung katakumba saan yun? Sa ilalim ng lupa. Libingin yun eh. Nahinukay na, lilibingan. Para lang sila makapagtipon, kung sila nagtitipon. Pakayos sa liyo. Yan, pakayos sa liyo. Ginagawa, sinusunog ng buhay. Ganon ang katindi, kaya sinunog. Para sila paalalahanan. Aplikable sa atin to. Ha, lalo na to, no? Yan. Sa kanila, pinapatay na sila. Talaga mo, makita lang. Kaya sinulat ko, pati sa inyong pagkakatipon, marami kayong matututunan. Sa inyong pagkakatipon, nagkakatipon,